Good day guys, so for today's video, ayan, papalit tayo ng bearing ng clutch motor. So ito nga pala guys, yung gamit natin, yung special tools natin na ginagamit na pang-overhaul ng bearing, ayan. Gawa lang po yan para mabilis tayo makapagpalit ng bearing. Dari angle bar po yan na may lupa. Po yung ginagamit ko na pantanggal ng bearing. Quick feed naman siya guys kasi napakabilis lang. Basta suot mo lang siya dun sa pinaka bearing, then may pinaka iniikot lang siya. Kaya natanggalan natin yung isa. Then ito naman yung pangalawa. Gamit tayo ng vice grip para makontra yung tornilyo. Yeah. Kasi may tornilyo pa dyan sa kabila guys. Pag natanggal natin yan guys, yung isang bearing yan din natin tatanggalin kasi kailangan matanggal muna lahat yan para pagdaan ng bearing. So yan, naluwagan na natin, natanggal na rin natin yung pinaka wheel, then itong support nya medyo matigas. Gamit lang kayo ng ano guys, pamukpok para maiangat yan. Nakakapit pa kasi yan. Pukpukpukin nyo lang guys. Ang dahan-dahan kasi baka babasag. Wilen. Ikot lang. Sabi ko ikot lang. Ang kapakain kayo ng walang sa may kapsada. Umalit kayo. Yun, natanggal na. Kaya lang inabang pangit na sindi. Tinigin. Adjust na uli natin para matanggal yung pangalawang ay wala pa, hindi pa yun ano bearing. So i-chat na lang kapag nakalit na doon, nandun pa yun sa imo. Sa ganito nga pala guys, yung ginagamit na bearing is 6203 yung sukat ng bearing. Ayan yung special tools na ginagamit ko guys para matanggal ng bearing. Iniikot lang guys yung taas, yung pinaka pantukod nya. May pinaka iniikot lang dyan, then yung pinaka puller nya sa ilalim, yung claw, parang kawit, yun ang mag-aangat ng bearing doon sa axle. Yan, bali nakaipit sya ng vice grip sa ilalim, then itong pinaka puller na ginagamit ko, yung umiikot para hindi sya sumama. Pansin nyo guys, medyo madali ang trabaho pag may gamit kang ganito. Yan, tanggal na. Hindi lang guys. Napakabilis lang guys. Palta natin yan. Ang nire-recommend ako guys na bearing sa mga ganito is yung lalo na ito mga panloob. Gamitan nyo na siya ng ano, ng Japan. Huwag nyo nang gamitan ng ano, ng China kasi ilang araw lang babalik uli yung ingay, yung ganit. Yung ingay guys, mi-minimize ng mga original na bearing. Mabawasan yung ingay. Maingay pa rin siya kaya so lang yung matining na. Hindi na siya yung parang garal na. O kahit manahi ka sa gabi na matining na siya. Ayan, sasalpak mo lang, babalik mo lang na gano'n. Sa pagbalik nito guys, kahit ano lang, pupukin mo na lang. Dali naman magkabit na niya. Dalawa kabila. So dito sa part na to guys, inilabas ko na siya kasi tiles yung flooring, hindi naman pwedeng ikabit na rin natin guys. Yan, ikakabit na natin yung sa pinaka body. Linis lang, ikabit na natin guys. Bagong bearing na yung kinamit natin dyan. Linisin natin yung mga fibers na pumasok dyan para yung matining o yung handa. Yan, sasalpak yan, then kabit sa kabila. So yung sinipatang guys, yung unang size ng bearing nito ay 6203. Mas recommended natin dyan yung Japan na para matining yung handa.
Kasi pag pinalitan niya, numumurahin lang guys ng mga China o local. Base lang, maingay na ulo. Lalo na yung mga China lang. So pag ginastasan nyo guys, sure bull na Japan na ilagay nyo. Koyo. Alam mo na yan guys, pag may original. Matiling ang ina. So yung ingay, araw-araw ginagamit. May impact kasi yan guys, pag ginagamit nung mananahe, dumidikit dyan yung lining. Nagkakaroon siya ng friction. Yung ingay. Kung kalog na yung bearing, madali siya umingay. Ayan, nakabit na uli natin. Balik natin yung pinaka wheel. Tapos sasalpak natin dun sa pinaka motor niya. Guys. Tapos lagay yung pinaka kod niya. Tapos ipitan. Tapos ibabalik na natin dun sa pinaka body niya. Balik natin yung tornilyo. Ipitan. Gamit kayo ng push. Dito guys ang ginamit natin ang adjustable. Pag nahigpitan yun guys, pwede na siyang isalpak. So secured lang natin na maayos yung pagkakahigpit. Kaya kakabitan natin ito sa pinaka Bali yan guys, may tatlong tornilyo pa yan na mag-hold dun sa pinaka ano yun, sa pinaka bearing, holder bearing. So ito na guys, may kabit na natin. Ayan, may kabit na natin. Lagyan na natin yung motor niya para maayos na. Yan, tatlong tornilyo lang guys yung tabi. Bali tatlo lang siya. Yan yung testing natin kung umining nga. Pero sure naman yan guys, lalo na kung Japan yung ikabit na bearing. Smooth yung ikot niya. Hindi siya maganit. Kasi kahit bearing, bago yung bearing, yung hindi mo i-align yung pagkakabit dito, may tendency pa rin na umingay. Kailangan mahigpit yung pagkakatornilyo ng bearing holder dyan. Kasi yung mag-access na para hindi siya pumalag. Guys, final touch na lang para secured yung makina, yung motor ng makina. Medyo hindi na nga natin binaba yung motor guys kasi madali lang naman. So ayan na guys, smooth na yung takbo ng motor. Tining. So ayun guys, tining na po yun yung sa kanina, isang click lang yun.